my YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So, sa video na ito, pag-usapan naman natin yung pagbili ng brand new na sasakyan at ang pagbili ng second-hand used car. So, pag-usapan natin yung mga advantages and disadvantages. So, stay tuned guys. Today's video, pag-usapan na natin yung mga advantages and disadvantages in buying a brand new car and a second-hand used car. So, ano ba yung mga advantages? So, unahin muna natin yung pagbili ng isang brand new car. Let's say you plan na bumili na ng bagong sasakyan, ano, matagal na, pinag-ipunan mo na na makabili ng isang bagong sasakyan. So, ano yung advantages nito? So, una, pag bumili ka ng brand new car, siyempre, wala masyadong repair sa mga bagong sasakyan, no? So, lalo pa sa mga sakit niyan for the next 5 years pa. So, ang gagawin mo lang, pag bumili ka ng isang brand new car, is yung maintenance. So, dadalhin mo siya sa kasa para i-maintain, ano? So, yan yung advantages ng pagbili ng isang brand new car, no? Low cost sa repairs. Ang disadvantage naman, ano, pag bumili ka ng brand new car, yung tinatawag nating depreciation value. So, let's say, sumakay ka, bumili ka ng isang bagong sasakyan, pag sakay mo, pag uwi mo sa inyo, nag-depreciate na ang value niya. The next 1 to 5 years, bumababa ang depreciation value niyan, almost 10% ang depreciation value every year. So, yan yung nangyayari. So, kung ikaw bumili ng brand new, ikaw yung sumasalo nung depreciation value. So, may mga problema. Minsan yung iba, bumibili ng brand new cars, ano? Minsan sabi nila, medyo mahal yung maintenance. So, pwede nyo naman yung dalhin sa outside ng kasa. Pero, ang advice ko nga, pag dinala nyo yan doon, mawawala yung warranty. Pag dinala nyo siya sa ibang shop, let's say, dadalhin nyo siya sa hindi kasa for maintenance, mabavoid yung warranty. So yun yung advantages din, ano, ng pagbili ng brand new car. Ang isa pa, financially speaking, ano, let's say kumuha ka ng isang brand new car, then pinasok mo yan for bank financing, or you have a monthly amortization, ano. Let's say for example, bumili ka ng isang 1.5 million na SUV. Bumili ka, ano. Then for bank financing, babayaran mo siya for the next 5 years. Let's say 30,000 pesos. So, ang halaga ng SUV is 1.5. So, in 30,000 pesos for the next 5 years, it will cost you around almost 2 million, ano? So, 30,000. So, pero ang halaga lang ng value ng SUV is 1.5. So, yung interest, medyo malaki. 500,000 pesos, no? So, financially speaking, medyo mabigat yan na interest, ano? O yung mawawala sa'yo sa pera mo. Pero sabi ko nga, kung may pera ka naman, kaya mo naman, then pwede kang mag-cash. Mas maganda kung bibili mo siya ng cash basis. So, yun yung problema pagdating sa pagbili ng brand new car, yung disadvantage niya. Then, syempre, pag ganyang amortization or bank financing, hindi mo naman masusure, no? In the next 5 years, paano kung nagka-problema ka, no? Karoon ng problema yung negosyo mo, o nagkasakit ka, o kailangan mo ng pera para sa medical bills, no? May nagkasakit sa family mo, o hindi natin alam kung ano man yung lumabas na problema in the next 5 years as hindi ka nakabayad sa bank financing mo. Hihilahin ngayon yan ng bako. So, sayang yung mga inulog mo, mapuprofit yan. So, yun yung disadvantage. Kaya, kailangan bago ka kumuha ng sasakyan, tapos ipapasok mo for bank financing or for amortization, i-check mo muna yung financial capability mo kung kaya mo bang magbayad in the next 5 years. May backup budget ka ba para sa amortization yan? Baka kung ano mangyari, katulad ng sinabi ko nga, magka-problema ka, let's say, katulad nito, pandemic, di ba? Maraming siguradong mga nahilang sasakyan, mga hindi nakapagbayad sa kanilang monthly amortization. So, pwedeng mangyari yan. So, yan, pag-isipan yung maigi kung papasok nyo siya sa for bank financing, kung ready yung financial capability nyo magbayad for the next 3 to 5 years. Ano? So, doon naman tayo sa second-hand used car kung bibili ka. So, ang advantage niyan, since second-hand, mas mura siya, siyempre. Then, second-hand car nga,
hindi ikaw yung sumalo ng depreciation value niya, no? Ang advice ko lang, kung bibili ka ng isang second hand na used car, magsama ka ng mekaniko para at least, di ba, ma-check yung sasakyan kung roadworthy ba siya, yung less ang repairs. Kasi mahirap dyan, pag second hand used car, expect mo na maraming kang ipapagawa. No, may mga sira na rin yan. Dahil dyan, naglalabasan yung mga sakit ng sasakyan, let's say 5 to 10 years. Ang advice ko sa second hand used car, no, kung bibili ka, bilhin mo yung medyo nasa around 3 years pa lang ang nagagamit or 5 years. Yan, magandang value ng sasakyan niya. No, kasi pag medyo bumili ka ng sasakyan na second hand, mga 10 years old na, o minsan mas matanda pa sa'yo, eh mahirap na yan. Kasi habang tumatagal ng sasakyan, mas lalo dumadami o lumalabas yung sira niya. So yan din yung advantage ng pagbili ng second hand used car. Yan nga, hindi ikaw sumulong ng depreciation value, mas mura. Ang disadvantage niya lang is kailangan yung costing ng repairs naka-ready. Kasi siguradong may ipapagawa ko dyan. So yun lang guys, I hope sana nakatulong tong video na ito, no, sa inyong mga decision making. Let's say, bibili na kayo ng inyong dream car. Ano? Sana sa panonood nyo ng video na ito, may napulot kayong konting tips o information. Ano? So yun lang guys, thank you very much for watching and I hope to see you again in my next video. Good night guys!